Gawa po tayo ng calamansi juice kasi ang dami, oh. Kaya gagawa ako ngayon para ilagay ko sa 1 sa 1. Pinamake calamansi juice because it's too much, so we need to make a juice and put in the refrigerator. So if summer, we're gonna have something to drink. It's very nice. Smell good. It's bitter, but we put a little bit of sugar or honey. Smell nice. While we making a juice, calamansi juice, we're gonna watch Traffic Tools in action. It's my idol and favorite movie. If I finish my work, if I come home, and even I'm at work, if I have a break time, I watch my idol, I watch the program of Idol Rasim Tulsa. He was my best idol. May kapitbahay po na nagsumbong sa doon sa nanay ng mga bata na gano'n daw ginagawa ng mga anak niya. Kung gano'n, pwede siyang kasuhan sa challenge. Anong klaseng pananakit, ma'am? Ito po, sir, may mga ebidensya kami, sir. Yan, nilagay sa karton? Opo, pinapatulog niya po sa labas na ulan. Tapos meron pa dyan, sir, na inuutosan niya yung 5 years old na umutang ng anak. Yan na po yung sa karton, oh. Nilagay sa karton yung bata. Grabe na yan. Makukulong itong lalaking to. Magandang umaga po dyan, Madam Ajalo. Magandang umaga po. Paano po nakuha itong litratong ito, Madam? Tumunod po sa akin ng kapitbahay po namin doon. Ah, ano po kasi yung gabi, lasing po aga yung asawa ko. Umuulan sa po ata. Matagal na po ginagawa doon na ng mister nyo? Oh, hindi po na po na naasikaso kasi nga po may bisyo po yung inom, baktada niya. Kaya pinakamatindi rito, ma'am, ibinalot sa karton ito pong dalawang anak nyo at pagkatapos pinahiga sa labas at umaambon. Kasi po niya, ano, pinanap na nga daw po niya kasi hindi daw po niya makita, tumakbo daw po. Yung nga po lasing siya kasi gabi na. Eh, pinapasok po ng kapitbahay namin na. Siya po ang naglagay sa mga bata sa karton? Pinahiga na lang po ng kapitbahay namin sa karton kasi ayaw daw po pumasok. Takot daw kayo kay mister? Hindi naman po, mister. Ma'am, kasi kung takot to kayo sa inyo, mister, I'm sorry, hindi namin kayo matutulungan. Kailangan po, huwag kayo matakot sa inyo, mister, para itong si mister na ito na abusado, na lasinggero at walang pakialam sa inyo mga anak, ay makasuhan natin at matikman niya makulong. Willing ba kayo, ma'am, nasampa natin ang kaso to? Kung gusto ko lang ako sana sa makawin mga bata, huwag na po sana siyang ikulong. Gusto ko lang po naman sana magbagos. Hindi mo mapapabagong isang alcoholic, maliban na lamang po kung siya idadaan mo sa isang rehabilitation program para maalis yung mga espiritu ng alak sa kanyang katawan. So ang gusto mo na lamang kunin tong baby, yung mga anak nyo at mapunta na lang sa pangalaga ng kamag-anak.
at huwag nang parusahan si Mister, tama? Opo. Bakit po ganun ang inyong pakiramdam sa inyong Mister na napakawalang hiya? Kahit naman po papatlang sa pag-isipot mo niya, Daddy. Nasaan po yung mother niyo? Andan po, kasama po atin. Then in this case, pwede natin siguro i-transfer yung kustodiyan nitong mga bata sa nanay nyo. Ito po, kakusapin natin isang social worker. Magandang tanghali po, Sir John Ray. Magandang tanghali po, Sir Rabi. Sir, meron dito dalawang bata na napapabayaan po ng kanilang tatay na lasinggero at palabo-labo na sa kalye. Buti meron pang mga kapitbahay na nagmamalasakit. Ang ginawa ng mga kapitbahay, nilagay sa karton itong mga bata at pinatulog po sa labas. At abandonment po yung nangyari dito at child abuse. Yes po, yes po. Sir, total, yung biological mother nasa abroad, baka pwede yes, natin, po. Sir, isalin yung kustodiyan nito sa lola na lang, pwede? Pwede po, Sir Abby. Sige, yes, sir, po. Pupunta po kami dyan, sir, para hingin po yung inyong ayuda. Sobrang thank you, Sir John Ray, ha? Apo, maraming salamat din po, Sir Abby. Madam Jalo, bukas na bukas po, ma'am, yung mga anak nyo, nandun na po sa nanay ninyo. Sige po, sir, maraming po salamat. Pero ayaw pong makasuhan itong si Mister? Naawa lang din po kasi ako, sir. Ba't ka naawa sa kanya pero hindi ka naawa sa mga anak mo? Naawa din po naman sa mga anak, sir. Well, decision niyo po yan, ma'am. Pero ako, ma'am, sorry ha. Hindi ko anak itong dalawa na nasa picture. Anak niyo po ito. Pero nanggigigil po ako doon sa Mister ninyo. Grabe itong ginawa niya sa inyong mga anak. Inabuso niya. Siguro yung mga padala mong pera, yun yung ginagamit niya sa pambili ng kanyang alak. Tama? Hindi po, sir. Yung mga kaibigan niya po kasi, sir, araw-araw umiinom. Kaya nakakainom po siya lagi araw-araw. Kahit walang pera. Ma'am, pinagtatakpan niyo pa. Magkano po binibigyan niyo kay Mister? Minsan, alam ko naman, 500. Ganun lang ko napupunta sa kanya kasi may utang po kung sinatawa sa pagpagawa ng bahay namin. Ma'am, sandali, ma'am. Ba't ka tumatawa? Kasi takot kasi yung sasawa niya, sir. Sinasaktan po kasi siya niyan. Sinabi mo sa aming research, 20,000 pinapadala nito. Sabi po nung yung nanay niya. Pero si Mrs. pinagtakpan na sabi 500 pesos lang. Direk, kahit kami, sir, hindi naman kami niniwala na ganun lang ano niya. Ma'am. Sir. Pangangaralan kita, pasensya na. Kung hindi mo kayang depensahan yung iyong mga anak laban sa pang-abuso ng iyong Mister, I don't think na karapat-dapat din mapunta sa itong bata. Kasi hindi mo kaya pagtanggol, takot sa si Mister mo. Paano pagbalik ni Mister at o nga nandun sa iyong mga bata, magipagbalikan sa iyo si Mister at magsama kayo. At binugbukto sa harap mo at makarating sa mga kinakukulan sa mga pulis, mapipilit na ka magsinungaling tulad ng ginawa mo sa amin ngayon. Magsisinungaling ka para mapagtakpan yung abusado mong Mister. Then in this case, dapat mga bata hindi mapunta sa inyong dalawa. Hindi po sa tututo na nagayon yung sa listahan. May listahan po kasi may utang po kasi kami sa yung sa pagpagawa. Ma'am, sorry mama. Ito ang pinsa mo. Tawa ng tawa rito. Pati itong paglagay ng karton. Ang dami mo nga pagtatakip sa kanya. Huwag mong kasi pagtakpan Mister mo kaya lumalaking ulo. Alam mo ma'am, kung tutusin, ikaw may kasalanan din dito dahil pinagtatakpan mo. Sampulan mo kasi ito, pakulong mo. Kasi kung nasa kulungan na ito, hindi na ito makapanakit sa'yo. Sa kulungan po naman, nakuha na lang yung dalawang bata, sir. Ma'am, kapag nakuha nyo itong dalawang bata at pag bumalik ka rito, ilalakad ko sa MSWD na gagawin kayo ng assessment na mag-asawa at baka yung mga bata tatanggalin muna sa inyo at doon muna sa nanay mo. Ikaw pa binubugbog nitong si Roderick noon? Sinasampal na naman po dati. Sinasampal ka? Ba't ka pumapayag, madam? Yun nga po, sir. Lasing kasi ganun. Yun nga eh. Ba't mo siya binibigyan ng karapatan na sampalin ka? She loves so much her husband. Wala kang magawa. Meron kang magawa. Magsumbong ka sa mga kinukulan para maparusahan siya. Yun po yung tamang gawin ng isang taong sinasaktan ng kanyang partner. Alam mo, akong tatanungin, dapat sa'yo na lang mapunta itong kustodiyan ng bata eh. Mas okay ka pa eh, sa totoo lang. May mga balita kasi kami, sir, na sinasaktan niya siya, nagtatago na lang yan siya pag inano siya ng asawa niya. Hindi lang sampal. Hindi lang, siguro sampal kasi nagtatago na nga daw po siya eh. Ma'am Jalo, kung minsan daw nagtatago ka sa Mister mo dahil natakot ka ng masaktan ka. Nag-aaway lang po kami, sir. Umiiwas lang po ako, sir. Ma'am, tingnan mo, ma'am, ha, kung avid fan ka ng programa, kapag meron pong ganitong klase mga sitwasyon na nag-aaway yung mag-asawa, pinagbabati ko po sila alang-alang po sa mga bata. Ano po? Pero kung meron pong involved na child abuse, ako na po mismo ang magsusulsol na magkahiwalay na kayo sa pamagitan ng pagsampa ng kaso dito kay lalaki at ng pagbayaran niya, ginagawa niyang pang-abuso sa mga bata at
maging sa inyo na kung saan kayo po'y sinasaktan palagi. Hindi na po ako mangimasok na kayo po'y papayuhan na magkipagbalikan alalang sa mga bata. Papayuhan ko po kayo na sampanto ng kaso ng makulong at madala. Di ba, ma'am? Opo. Rina, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Nasaan po magaling yung kapatid, madam? Nasa Bigal po, din sa kanila. Kasi ma'am, kung akong tatanungin, gusto ko itong makasuhan at makulong eh. Itong kapatid mo, kaya lang ayaw po ng misis eh. Kinabi ko na po na kasundo yung mga bata. Yung aking kapatid na ano sa pagsinom, eh, hindi na alagaan mabuti. Oo, oh, okay. So aminado din po kayo na hindi na alagaan yung bata? Opo. Kaya nga po, nung ano, kinuha ko po yung mga bata, sir. Salamat po, Ma'am Rina, ha? Okay po, sir. Thank you rin po. Thank you po. Tanggap niyong mga impormasyon tungkol sa pagpapabaya nitong tatay. Pinapatulong sa labas, habang naambon, tapos inuutosan yung bata na mangutang ng alak. Piling po kayong alagaan itong dalawa niyong apo. Tutulungan po namin kayo na ipupuntahan po natin sila. Maraming salamat po. Bye guys. Oh, so much.